So ayun na nga mga paps, tropa. So ngayon magpapagas tayo, no? Ayan, no? Medyo paubos na rin, pero hindi ko naman pinapaabot yan ng letter E, ng empty. Delikado na eh. Ituturo ko lang sa inyo, sa mga hindi pa nakakaalam, kung paano mag-compute ng konsumo ng gasolina nyo. Like sa mga bagong sasakyan, so ito wala tong dito digital, so old age to, so old school. So yung iba kasi mga sasakyan, mga bago, meron sila sa dashboard nila na kung nag-i-indicate na kaagad kung gaano kalakas ang konsumo ng sasakyan nila. Yan, nakikita nila meron silang pindutan dito, so magpapalit yon. So lalabas na kaagad kung ilang kilometers per liter ba. So ngayon tuturo ko sa inyo kung paano mag-compute manually. So ayun, punta muna tayo sa gas station. Let's go. Later. So ayun, no, nandito na tayo sa gas station. So simula nung kanina nakapark ako, unting bira ko lang, ayan mo, nakita nyo ang lakas na kaagad bumaba kaagad ng todo. So uunahan ko na kayo ha. Kapag katapos na itong compute na to, makikita nyo na napakalakas kumonsumo ng gantong sasakyan. So una nyong gagawin is i-reset nyo yung trip meter. Ayan, so pag-reset lang yan, so hanggang sa maging zero. Ayan, tapos pangalawa is magpapa-full tank kayo. Pa-full tank nyo, sagad, ganun. Na premium full tank po. Premium? Apo. Tank na siya. So ayun, so hindi nyo pa mako-compute yan sa ngayon. So ang gagawin nyo, next step nyo is tumakbo lang kayo, paandarin nyo lang, kumbaga pababain nyo yung gas kahit mga 1 port lang, kahit hanggang dito lang. Ayan, tapos bumalik kayo sa gas station at magpa full tank ulit. So ayun. So ngayon na babalikan ko kayo kapag magpapagas na ulit tayo. So nagbabalik po. So ayun na nga, no. So try na natin i-compute yung consumption na ng sa gas. So nung last time nagpa-full tank tayo. Bali, bumaba na siya. So hindi na ano sa plano ko, dapat onti lang, pero medyo nag-busy kasi. So ayan na siya. So bawas na. And then nung last time nakita natin, 'di ba, ni-reset natin 'to ng 00. So ayan na yung tinakbo niya, so 187. So ngayon gagawin natin, magpapa-full tank ulit tayo. Tara. Nakapagpa-full tank na ulit tayo. So ang tatandaan nyo lang na numbers doon is yung kung ilan yung nailagay nyong liters yung nagpa-full tank kayo, which is sa akin yung 29 point something ata yun. And then yung trip meter nyo. So ang gagawin nyo is yung trip meter nyo, yung for example sa akin yung 187, i-divide nyo sa kung ilang liters yung binigay. So yung nilagay, so yung sa akin nga, so example 187 divide
yung 29 point something ko. So yung pinalabasan yun yung konsumo ng gasolina nyo. So yung sa akin, ang lumabas is 6 point something, 6.3 ata yung kilometers per liter. So ayun na yung konsumo ng gasolina nyo. So which is sa akin is medyo hindi siya matipid, so malakas siya sa konsumo. Kasi nga dito sa amin, sa nasabi ko nga, dito sa lugar namin is napaka-traffic, so hindi siya talagang ano. And syempre itong sasakyan ko is mahilig din kasi akong ano magharurot. Hindi naman sa ano, kapag galang kong freeway, so kapag nagkakaroon ako ng nachechepuan kung walang ano maluwag, so harurot lang ako. So ang lakas nun sa ang lakas nun umano sa gas. So ayun nga, so isa yun sa rason kung bakit ano to, kung bakit malakas to sa gasolina. So ayun nga guys, sana na napakasimple lang oh. So mga hindi alam kung paano i-compute yung mga wala sa gauge nila yung kung paano yung computation nila. So ayun yung kung paano mag-compute manually. So ang nagturo sa akin yan si paring John Francisco. So shoutout sa iyo pre. So sa lahat ng mga natututunan ko, so sinishare ko lang, so nanggaling sa kanila yon. Kaya propang John Francisco at JR De Leon. So ayun, sa totoo lang kasi newbie lang ako. At least yung mga ang maganda lang kasi sa akin is lagi ako nagtatanong sa kanila, so para dagdag kaalaman, so para hindi ako syempre pag magpapagawa or something, hindi ako wala akong totally alam, at least may idea ako sa kanila. So yun, shout out. So yun nga, so doon nagtatapos yung video. So sana nagustuhan nyo, so yun lang. So feel free to share the video, so share nyo lang sa mga hindi pa nakakaalam kung paano yan. So yun guys, thank you.